Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo nito ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa kapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga ipinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalumiro kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang mga kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan ay may nagtanong sa aking isang bata, tanong ng bata, Father, paano po ba maging santo? No? Kinakailangan ba na buong buhay mo ay banal ka? Ang sabi ko, hindi. Minsan, isang act of bravery and courage, defending your faith, is already enough. No? Naalala ko nung taong 1987, ako'y seminarista pa, nung si Lorenzo Ruiz ay pinag-uusapan kung siya ay dapat at karapat-dapat na maging santo. No? At alam niyo, hindi madali ang maitalaga o maideclare na santo. Talagang ito ay dumadaan sa isang masusing investigasyon. No? Talagang tinitingnan ang documents, ang mga dokumento na nagpapatunay na karapat dapat na maging santo ang isang tao. At ito ang dahilan kung bakit dadalawa pa lamang ang santong Filipino, no? Hindi naman nahulugan na dadalawa lang ang naging banal. Hindi ganun. Ang problema kasi sa ating mga Filipino, hindi tayo mahilig na isulat ang ating mga buhay. Wala tayong mga talambuhay. Kaya walang pagbatayan tuloy tungkol sa ating kabanalan. No? So, yun. So, itong si Lorenzo ay itinilagang isang santo. Si Lorenzo ay isinilang sa Binondo at siya ay mestizo. Ibig sabihin, tatay niya ay Chinese, ang kanya namang nanay ay Filipina. No, kaya siya ay kalahating Chinese, kalahating Filipino. At siya ay may asawa at may tatlong anak na dalawang babae, isang lalaki. Ang kanya naging asawa ay Filipina. No? At dahil sa kanyang mahusay na pagsulat, maganda ang kanyang penmanship, siya ay kinuha ng parokya sa Binondo upang maging clerk, taga-sulat, no? Taga-sulat. So, yun ang naging trabaho niya. At sa hindi magandang pangyayari, merong isang napatay na isang Kastila. At ito ay ipinaratang kay Lorenzo. So, hinahanti ngayon siya. At si huhulihin siya'y ibibilanggo, no? At dahil sa hindi naman niya ito ginawa at siya'y naparatangan lamang, ay siya'y nagtago
dahil alam niyang siya hinahanap ng mga otoridad. At nabalitaan niya noon na merong isang mission ang mga Dominikano papuntang Japan. At naisipan nitong si Lorenzo na nagtatago sa batas na sumama sa mga Dominican na missionary patungong Japan. So iyon, no? Sumama nga siya at doon ay nagsimulang magpahayag ang mga Dominican missionary tungkol sa pananampalataya. At siyempre, kasama na rin itong si Lorenzo, no? At ang kasamaang palad naman, nung dumating sila sa Japan, ay persecuted. May persecution laban sa mga Kristiyano. Kaya hindi nagtagal, itong grupo ni Lorenzo, kasama mga Dominikano na praile at mga iba pang mga laikong kasama, ay hinuli. No, sila'y hinuli, pinahirapan, pinarusahan, at sila'y ang isa lamang sila'y pinapili, no? Buhay, no, buhay o pananampalataya. Kung kanilang tatalikuran si Kristo, sila'y palalayain. Subalit kung hindi, sila'y papatayin. At katakot-takot na hirap ang dinanas nitong si Lorenzo. Siya'y inilulublob, siya'y itinaling patiwarik, no? Nakatali ang kanyang mga paa at siya'y nakatiwarik at siya'y nilulublob, no, sa balon ng tubig. Yun, ganun ang pahirap sa kanya, ganun ang isa sa mga parusa sa kanya. Hanggang sa hindi niya na ito natagalan at ito'y kanyang ikinamatay. Sabalit, ayon sa mga misyonerong kasama niya, may isang salitang naiwan itong si Lorenzo bago siya mamatay. No? Na ang kanyang sinabi ay, ang aking kamatayan, ang aking buhay inihahandog ko ng buong puso sa Diyos. No? At kung ako man ay may libong buhay, ito'y muli, ito'y paulit-ulit kong iahandog sa ating Panginoon. So, yun. Kanyang niyakap ang lahat ng pahirap at niyakap niya maging ang kamatayan para sa pananampalataya. That is the one great single martyrdom, that moment or shining moment nitong si Lorenzo. No? So mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko kanina, para maging santo, hindi naman kinakailangang banal ka sa buong buhay mo. Huwag magkaroon ka lang ng one shining moment. No, gaya ng naranasan itong si Lorenzo, one shining moment. Kung tutuusin, sabi nga ng mga, yung mga hindi sumasang-ayon na si Lorenzo ay dapat maging santo, sabi niya, bakit magiging santo yan? Eh, yan naman ay fugitive. Yan naman ay kaya lamang sumama sa mission sa Japan to save his neck, no? Dahil siya ay tumatakas sa mga otoridad dahil siya ay napagbintangan. So hindi daw pure ang intention. Well, kung hindi man ganun, pero ang maganda doon yung one shining moment na inaipakita nitong si Lorenzo sa harap ng kamatayan, ay pinili niya ang kamatayan kaysa talikuran ang pananampalataya niya kay Kristo. That alone, that one shining moment is enough for him to be declared as a saint, as a martyr for the faith. No? So mga kapatid, tayo din bilang mga Kristiyano, alam ko lahat, marami tayo, kasama na ako, tayo pawang mga makasalanan. Subalit, lahat tayo ay may pagkakataon maging santo. No? Tayo rin ay binibigyan ng ganyang mga pagkakataon, mga one moment. No? One moment in time na pwedeng maging one shining moment natin para tayo ay maipakita ang ating pananampalataya na handang itaya
maging ang buhay, maging ang kabuhayan, no? Maging ang relasyon para sa ating pananampalataya kay Kristo, no? Sa nawa ang buhay ni Lorenzo para sa ating mga Filipino ay maging inspirasyon. Ito ang dahilan kung bakit si Lorenzo, ang kauna-unang Filipinong santo, ay naging patron ng mga OFW, ng mga migrant worker, dahil siya'y nag-ibang bansa, naging estranghero sa ibang bansa. Kaya siya ay patron ng mga OFW, ng mga migrant worker, patron ng mga katikista, yan, patron ng mga mga Catholic husbands, Catholic fathers. So, yan. Kaya nawa, patuloy tayong ipanalangin ni Lorenzo, lalo pa sa panahon natin ngayon, na meron tayong pandemyang pinagdadaanan laban sa COVID. Mapag